untuk saat program nah tidak di politik ako po ang sinilugod Alder FDSIS. Samantala, nagkaroon naman ng trahedya sa lugar ng Agolaw Union dito ng Pasko ng madaling araw. At live ngayon sa Agolaw Union, Regina Makalinaw. Dead on arrival sa pag-amutan ng dalawang tung pasahero, habang nasa siyam naman din ang sumitan. Nasa 15 pasahero at isang conductor ng Parkas Bus ang nagtamo ng major injuries at nainitin ng hospital. Regina, may lumitaw ba ang mga saksi sa pangyayari ito? Yes, Albert, dahil ayon sa aking pahayag kanina kay Chief Inspector Roy Villanueva, OIC ng PNP Agolaw Union, sa impact ay napikpit ang harapan ng jeep dahil pumailalim ito sa bus. Napunta naman daw ang mga pasahero ng jeep sa harap. Sa nangyaring trahedya, may nakapagsabi ba kung sino ang may kasalanan sa gano'ng trahedya? Ayon rin sa aking pahayag kay Chief Inspector Villanueva, ang jeep ang may kasalanan sa pangkaan dahil yung jeep ay napunta sa lane ng Carta. Nakasuhan ba ang driver ng jeep sa pangyayari? Palmer, saksam ang palad, isa sa mga namatay ang driver ng jeep. Kapamilya ng mga namatay ang nagsangpa ng kaso sa driver ng bus. Lubos tayo ng nakikiramay sa mga namatay ang panunod. Maraming salamat sa mga balitang naiyatid mo, Regina. Walang anuman yon. Regina Makalinaw reporting. Para sa ating lokal na balita, Jeremy Yurik Manaba, exclusive. Presyo naman ng bigas dumaas ilang linggo bago magpasko. Lilipat muna sa NFA Rice ang mga meaning si Aileen Teheco dahil namamahalan umano siya sa presyo ng commercial rice. Nasa 27 pesos lang kada kilo ang bigas mula sa National Food Authority habang nasa 40 pesos naman ang presyo ng dati niyang sinasaing matapos taasan ng tindahang pinagbibilan niya. Pero sa Commonwealth Market sa Quezon City, walang pagbabago sa presyo ng bigas. Kumpirma ng mga tindera na itinaas ang wholesale rice sa 50 pesos kada sako o piso kada kilo. Pero hindi pa ito ipinapasa ng mga tindero sa retail. Paliwanag ng Department of Agriculture, walang dahilan para tumaas ang presyo ng bigas dahil sapat ang supply. Baka umano pakanalang ito ng mga middlemen o iyong mga bumibili ng palay. Matapos naman ang bata ng bird flu, tumaas din ang presyo ng manok sa mga palengke. Ramdam ito ng mga humiling si Ernesto Alvarez matapos bumili ng isang kilong manok sa halagang 140 pesos. Dati, nakabibili si Alvarez ng dalawang kilong manok sa halagang 200 pesos. Ngunit ngayon, hindi para umaabot sa isang kilo't kalahati ang mabibili niya sa parehong halaga. Ngayon sa mga tindero, malikot ang presyo ng manok kaya walang katiyakang mapapako ito sa kasalukuyang presyo. Ibig sabihin, posibleng tumaas pa ang presyo ng manok habang papalapit ang Pasko. Sa datos ng gobyerno, hanggang 160 pesos ang kilo ng manok sa Metro Manila. Alam mo naman, minsan tinataasan nila bigla pag malapit na ang Pasko. Sana huwag na nilang taasan kasi okay na ang presyo ngayon. Ani Bani Pabwa, tindera ng manok. Iginiit ng mga nagtitinda na kahit tumaas pa ang presyo, marami pa rin umano ang bibili dahil karaniwan namang handa ang manok tuwing Pasko. Laging handa magbigay ng maganda servisyo, Jeremy Manabat at your service. Para sa ating foreign news, nagbabalita si Kiela Lopez. Kiela? Ngayong araw ay nakatakdang ilawan ang isa sa mga naging tradisyonal sa New York City ngayong Christmas season. Ito ay ang lighting of the Empire State Building. Nagsimula ang tradisyong ito noong taong 2012. Merong ding naka-install na 16 million na LED lights sa naturang building. Hindi man ganoong kagarbo, ngunit hindi rin papahuli ang sariling atin. Narito ang mga kaganapan mula sa Rizal Park ngayong Kapaskuhan. Nakita ang makapal na tao sa lugar at ang magaganda, nagsasayawan at makukulay na fountain ng Luneta Park. Ezequiela Lopez, nagbabalita para sa bayan. Mga kababayan, ito ang mga balitang aming nakalap para sa araw na ito. Nawa ay magkaroon tayo ng masayang Kapaskuhan at pagsalubong sa nalalapit na bagong taon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa aming programa.